natin ngayong araw na ito ay 7 tips sa diabetes. Ano yung mga gagawin natin? Bibigyan natin kayo ng mga guide, kakainin, iinumin at paano pag-alaga ng mga diabetiko nating mga magulang at kamag-anak. Una sa lahat, iba't ibang klase ang type ng diabetes. May type 1, pero mas marami yung type 2, kung saan yung katawan hindi na nagagamit ang insulin. Hindi na niya magamit efficiently. Meron din naman yung sa pagbubuntis, kaya ang mga kailangan natin gawin, tamang pagkain, tamang timbang, ehersisyo, para ma-prevent natin ang pagkakaroon ng diabetes or mapaigi ang kalagayan ng diabetes. Ano ang sintomas ng diabetes? Laging uhaw, yung mga paiba-iba ang grado ng salamin o nanlalabo ang paningin, may mga sugat na hindi gumagaling, sa kababaihan laging may vaginal infection o nangangati dun sa maselang bahagi ng katawan, laging gutom, tapos mamamayat sila pero hindi naman sila nagda-diet at saka malakas pa rin silang kumain, laging pagod, may problema sa pagtatalik, tapos walang pakiramdam yung mga kamay, yung mga paa, nagnanab, madalas umihi, tapos pumapayat nga. Ang diabetes, may sintomas, may komplikasyon, kaya kailangan, kung wala pa kayong diabetes, ma-prevent natin, pero kung meron ng diabetes, ano ang gagawin? Importante lagi mag-check ng inyong blood sugar, para alam ninyo anong level na. Kailangan alam ninyo, hindi pwedeng hindi. Una sa lahat, ang number one tip natin, tamang pagkain. Hindi yung hindi na kayo kakain. Ang gusto naman natin, pipiliin lang yung pagkain, pero kakain pa rin kayo. So, huwag kayong malulungkot. Piliin natin mga pagkain mababa sa glycemic index, yung less than 55, sabi nga nila. Sa pagkain Pinoy, example nito, yung mga sugar-free mamon, bihon, kanton, miswa, miki, lugaw, nilagang kamote. So makikita natin, mas gusto natin yung mga pasta. Pag medyo tumaas na dito, ayaw na natin. Pero nakita nyo, laging maganda ang gulay. Sa prutas, turuan natin kayo ano yung mga pipiliin ninyong mga prutas. Tapos pagdating sa inumin, yung mga low-fat ang inyong piliin. Tapos sa mga protina, halos okay lahat. Mani, mga munggo, okay lahat yan. Nakita natin, lahat ng gulay maganda. Talagang low glycemic index. So kung kaya nyo mag-vegetarian, yan ang pangpalit. Imbis na carbohydrates, mag-vegetables tayo. Iba't ibang klase. Basta laging mas maganda. Kasama dito yung kamote. Yung kamote kailangan nilaga, wag yung baked na kamote kasi tataas yung glycemic index. Yan, yung mga okra, ang palaya at iba't ibang mga berdeng gulay, maganda. Ang mga lemons, nagpapababa din ng blood sugar yan. Pagdating naman dun sa ating mga prutas, merong may low glycemic index tsaka meron yung medium. So ano yung mga prutas na medyo low glycemic index? Siyempre, yung mas matabang, mas lower ang glycemic index o lower yung sugar niya, tulad ng avocado, buko, yung mga kahel o yung ating mga guavas, ito balimbing, papaya. Yung inyong pakwan, kailangan yung mas matabang na pakwan. Pag matamis ang prutas, marami din itong sugar, katulad ng grapes, kaya gusto natin 10 piraso lang. Pag mangga, 1 piece nilang. Yung mga chico, matamis din yan, tsaka atis. Kasama na doon yung matamis nating mga tamarindo o sampalok. Ito yung mga medium, no? Medium glycemic index sa mga prutas. Saging, melon, pakwan, langka, papaya, bayabas, orange, yung mga kahel, dalandan, medyo medium yan. So, pwede konti. Oo, konti-konti lang. Tsaka makikita nyo, low calorie, kaya pwede talaga kayong kumain gulay, prutas. Ito, low glycemic ito.
yung ating mga grapefruit, apple, peras, kasama yung ating buko, mga dalandan. Yung mangga nasa medium yan, kaya medyo isang piraso lang na saging, isang hiwang papaya, isang hiwang pineapple o pinya. Sa ating mga inumin o sa ating makinakain, dapat alam natin gaano karami yung asukal. Isang candy o lollipop, parang isang kutsaritang asukal yan. Yung cake, yung mga desserts, iwas tayo kasi isang hiwa, mga limang kutsaritang asukal ang makikita natin. Itong isang can ng soft drinks, mga 9 to 10 kutsarita ng asukal ang nandyan. Kaya iwas-iwas tayo dyan. Pero pag 600 ml na yung soda natin o yung soft drinks, mga 14 na kutsarita na yan. Ang sports drinks na malaking bote, 9 na kutsarita. Tapos yung mga pag-flavored, yung ating mga juice, yung mga juice, 17. Yung, kaya dapat kayo na ang gagawa ng inyong apple juice o kaya ng inyong lemonade o yung inyong orange juice. Kayo na ang gagawa. Pinakamaganda pa din ang tubig kasi walang asukal yan. So, yun yung number 2 tip natin pagdating sa inumin. Ano? Tapos, dadagdagan ko pa, ano yung mga pwede ninyong inumin? Pwede naman talaga isang cup ng skim milk, kalahating tasa ng mga low-fat chocolate milk. Pwede naman. Or kaya kayo na gagawa. Gumawa kayo ng low-fat na milk o kaya yung mga almond milk. Tapos lagyan nyo ng 70% dark chocolate. O kaya tsaa na walang asukal. Pwede rin ang kalahating tasa ng dalandan. Kayo na yung mag-juice nun or apple juice. Or yung tubig nyo, lagyan nyo ng lemon o kaya ng cucumber para magkalasa lang ng pipino para mainom nyo kung nananawa na kayo sa laging tubig lang ang iniinom. Tapos, yung mga milk tea, nako, 8 to 18 kutsarita yan ng asukal. So, ang tip natin, pag bumibili kayo dun sa mga kilalang mga coffee store, yung mga cafes, pwede naman 1 or 2 lang a week. Kasi, yung nadadagdag yung timbang, pag inad nyo sa buong isang taon, malaki yung na-weight gain nyo dun. So, tsaka pag tinanong kayo anong milk ang gagamitin, huwag nyo nang lagyan ng milk, ng mga whipped cream. Sabihin nyo yung low-fat milk na lang o yung mga soya milk. Tapos, kasi yung mga signature hot choco, yung mga grande, 20, ako mga 12 to 18 kutsaritang asukal lang nandyan. Pagtanong kayo sa milk tea nyo kung pwede 30% sugar lang. Kasi malasa na rin yun eh. Ano ba yung mga pwedeng gawin natin pamalit sa asukal? Nakita nila ng mga DOST ngayon, mas low glycemic index yung mga cocoa sugar. So kung talagang gusto talaga nating maglagay ng pampalasa, try natin cocoa sugar. Tapos number 3 tip natin, so yung una natin sa pagkain, pangalawa inumin, ikatlong tip natin sa diabetic, maglakad pagkatapos kumain. So nakita nila yung 10 minutong paglalakad pagkatapos kumain ay maaaring makababa ng inyong blood sugar. Tapos number 4, gusto natin ang mga diabetic mag-exercise pa rin para magamit nila yung kanilang glucose. Yan, pag-exercise nakakababa ng blood sugar. Siyempre, depende sa edad ninyo kung ano yung kaya ninyong gawing ehersisyo. Pwede ang walking. Kung mabata-bata pa, pwede mag-bicycle o kaya swimming. Yung magagaan lang ng mga dumbbells. Huwag na yung sobrang bibigat, hindi natin kaya yan. Sa mga elderly naman, pwede upo kayo tapos may mga magagaan na weights. Kailangan nakaupo para hindi ma-off balance. Tapos, pag nag-exercise tayo, kailangan naka-rubber shoes at tamang medyas. Ang mga iba pang form ng exercise, stretching, pag sa bahay, gamitin ng hagdan, akyat baba. At number 5 tip natin, pag kayo ay diabetic, laging aalagaan ng paa. Napaka-importante ang pag-alaga sa paa kasi may problema na nga sa daloy ng dugo. Tsaka nagkakaproblema sa nerves. So, kailangan
huhugasan maigi at tutuyuin para hindi magkaroon ng mga fungal infection. Lagyan pa rin ng lotion kasi kapag nangangati, kakamutin, ang cause ng itchiness ay yung dryness ng skin. So, kailangan lagyan sila ng lotion pati sa paa, buong katawan at pati paa para hindi kakamutin at hindi pagmulan ng pagsusugat. Kailangan tinitignan yung ibabaw at ilalim talampakan ng inyong paa. Pag magugupit ng kuko, square lang. Pag yung mga medyas natin, huwag masyadong masikip, kailangan medyo maluwag. Tsaka kailangan covered yung inyong paa kasi pag natapakan yan, nagsugat, pagsisimula na yan ng pagsusugat, huwag ho tayong magpapaa. Tapos yung sapatos, kailangan tamang fit ng sapatos. Yan, loose garter, kung pwede buong paa, may balot. Huwag sikip na sikip kasi pagsisimula ng pagpapaltos at pagsusugat. So gusto natin yung mga covered talaga yung paa nyo para hindi kayo matapakan. Kasi pag open shoes, natapakan, nahubad, magkakaroon ng pagsusugat. Kasi nga, iniiwasan natin yung mga sugat. At pag nagkaroon ng sugat, mataas pa ang blood sugar. Ito po, ayaw natin mangyari. Pero marami tayong nakikita bakit naputulan ng paa. Kasi diabetic complication. Number 6, pag ho tayo ay na-stress at nagkasakit, tumataas din ang ating blood sugar. Bakit? Kasi pag may stress, yung cortisol hormones natin magdadagdag ng blood sugar. So, nakakataas po yan ng blood sugar, yung stress na yan. So, gumawa po tayo ng solusyon para maibsan yung stress natin. Hindi lang ho blood sugar na alagaan, marami pa po kasi nagkakaroon ng mga komplikasyon. Yun nga, nerve damage, magsusugat ang paa, alagaan din ang mata, alagaan din ang kidneys ng ating mga diabetiko. Kaya gusto natin, blood sugar, laging nasa tamang level. Yan, maraming komplikasyon, pati sa heart, sa nerves, teeth, nagkakaroon din ng teeth, problema sa ating bibig at sa ating mga ipin, tsaka dun sa ating mga gums. Pero pinakamasakla po, heart attack, kidney failure, tsaka yung pagkabulag. Ito ho ang mata ng isang diabetic retinopathy. So ito malinis, ito po pag nagkaroon ng mataas na blood sugar, pumuputok-putok, nagkakaroon ng hemorrhages. So, ang problema po sa mata, pwede kayo magkaroon ng retinopathy, glaucoma, cataract, pagkabulag. Tapos, yung iba nagkakaroon din ng floaters kasi nga may pagduruguna or at saka retinal detachment. Pag naman ho kidney, end-stage renal disease, so, nasisira po yung mga cellula ng kidney. So, ang nangyayari, naglalabas na ng protina sa ihi. So, kaya importante din yung pag-check ng blood sugar at urinalysis. Kasi nakikita doon eh. Sa nerves, sinabi ko nga parang may tumutusok-tusok o walang pakiramdam. Tapos, lagi nang lalamig yung mga paa, yung mga kamay. Ramdam din nila yan. Problema sa bibig, yung kanilang mga gums, laging namamaga, nagkakaroon ng gingivitis, namamaga, lagi silang dry mouth, nanunuyo, kaya nga sila inom ng inom eh. Tapos nagkakaroon ng mga yeast infection din sa kanilang bibig, sa kanilang dila. So, ingatan natin. Kaya yung mga diabetic, gusto natin nagvi-visit ng kanilang mga dentist kasi problema sa gums at saka dun sa pinakaipin. Lumuluwag pa yan at pwedeng matanggal yung inyong mga ipin. So, kung laging maga, nagdudugo ang inyong mga gums, tapos nahuhulog, naglulus, tapos medyo naaamoy nyo yung inyong breath, hindi maganda kasi laging tuyo nga yung bibig. Tapos yung dentures nyo, hindi na mag-fit. Yan ho yung mga problema. So, ayaw ho natin kayong mabulag, magka-heart attack, masugatan sa paa, at mauwi sa kidney failure. Ingatan po natin ang ating
yung blood sugar natin. Sa ang doktor, mag-visit po tayo ng ating mga endocrinologist o yung ating mga doktor para bigyan tayo ng tamang gamutan. Salamat po.